sa Bulinao, sa barangay Sampalok, kung saan po yung ating kaibigan na nagpapahanap po ng tubig. Kaya po yung ating gumagawa po ng poso ay kasama po natin. Ito na po yung ating subscriber na mula pa po ito sa ibang bansa. Masarap po, sir. Kumusta? Oo, di naman pala mahirap hanapin po ito eh. Kaya lang malayo, no? Pero bungad lang naman pala kayo ng Bulinao. Bungad lang. Ito po yung kalamansi. Ito? Naninilaw nga pala, no? Naninilaw, ano? Pahinga muna kayo, ano eh? Punta muna kayo doon. Kasama po natin ang mga tropang mga kapuso. Ayan po yung drip irrigation ninyong pinagawa. Yung drip irrigation na kami na ang nag-install. Natingnan niya. Halos pagdating doon sa bandang. Ilang buwan na ba itong kalamansi ninyo na ito? Since October. October, November, December, November. Mag-aanim na buwan. Mag-aanim na buwan. Oo. Hindi nga siya masyado lumaki. Hindi nga, no? Dahil nakuhan po ng Nippon Trabahador. Napabayaan nga. Kaya nga, hanggang ngayon nga, yung tignan nyo yung mga dugtungan. Hindi pa namin na kukuan lahat. Nahuhukay, ganyan. Oo. Marami pang hindi nahuhukay. Madali naman pala nilang tubig ganito. Kaya lang pagdating sa dulo, hindi na nakakaabot yung tubig niya. Dito, okay lang. Kaya nga ang iniisip ko, just in case na hindi mag-succeed yung kwan natin, puputulin ko sa bandang gitna. Kung titignan nyo, hanggang sa bandang gitna, maganda pa yung bigay ng tubig. Kaya lang pagdating sa kuwan natin sa dulo, dito medyo nahihirapan na siya. Ano? Hindi na makaabot. Mahina na. Takes time. Kailangan maghintay ka ng isa, dalawang oras sa isang linya. Sa isang linya. Parang manual po na tabo-tabo. Kabawa naman ang ating kalapansi. Ayan, oo nga. Hindi siya busog. Iba talaga yung kuwan natin. Hindi naman pwedeng araw-araw. Lagi nakabukas yan. Kawawa naman po yung mga nato. Yun ang ginagawa namin. Medyo salitan. Salitan siya. Salitan siya. Oo, kaya pagdating doon sa una, tuyo na uli. Tuyo na uli. Kaya tingnan nyo, dalawa lang yung binuksan ko. Normally, isa lang yung binubuksan namin. Para makakarating doon sa para dulo. Para makarating sa dulo. Oo, ay matagal-tagal. Kaya niya doon. Tama nga na ito lang dito, madilaw na yung itsura niya. Nagbuka na yung lukaw. Nakahirap yung lumaki yung kalamansi natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, sir. Yung bili namin noon na matagal na itanim. Tapos dinala namin dito, Ayan po yung itsura niya. Yan po yung laos. Yan yung laos. Ito po yung tatabihan po natin. Hindi na po gaganda yung tsura na yan. Hindi na gaganda. Opo. Yan ang yan tatlo. Yeah, pagka matagal na po natin hindi po na ikuha nito, wala na. Kuha na ito. Wala na yan. Disposable na yan. Makukuha na lang po kayo rito para maiinip na lang kayo. Makakita nyo po yan, yung mga magiging dating ng bagong punla. Baka yung small nito, unahan pa ang paglaki niyan. Oo, dahil tinan nyo po yung sanga niya, oh. Natatad na po siya. Na, diba? At saka hindi siya ganyang bubulas. Pumukasi po yung kanyang ugat. Matagal na po nagkabuhol-buhol na. May kwanin. Alam ko, dalawa yan o tatlo. Yun yata yung isa eh. Yun, oh. Ayun, yung naninilaw na yun. Pang tabihan nyo na lang. Para di naman po masayang. Titignan natin hanggang dito. Sige po. Very minimal na yung tubig na tumutulog. Pero may tubig dito. Yat yung... Ituturo nyo po, sir, kung saan nyo po gusto ipabao. Ang iniisip ko, sir, kasi just in case na pwede natin gawing irrigation, mas magandang dito na siguro. Opo, kasi nandun yung kuwan ninyo. Dito na siguro. Dahil yun, parang source of water na namin sa bahay. Kailangan dapat dalawa.
Dalawa. Para no, ito, pang-reserve lang natin ito pag halimbawa natubigan na. Hindi naman ito basasayang eh. Kumbaga may maintain na lang niya yung basa. Pero maganda pa rin yung may gulping basa siya. Yun yung ating patubig so na yun. Hindi natin tatanggalin yung drip irrigation na yun. Aha. Ipungukan lang natin yan. Meron rin pa tayo pong pakuan dyan. Ipaagusan din natin. Parang maintain lang natin. Sayang kasi pagkakinawan ninyo eh. Oh, laki rin po ng budget nyo dyan. Yun lang tubo yung host na yan. Eh, tignan nyo sir, dito. Mm-hmm. Dahil yung nangyari dito. Nahihirapan na siya. Na eh. Mukhang hindi pa po nakatikip ng pataba itong... Wala talaga. Talamansin ninyo, kaya ganyan. Hinihintay kong makuan yung tubig dahil useless din nalagyan ng pataba na hindi matubigan. Kaya yun po ang isa sa magiging problema dito sa kawan. Una-una, bitin siya sa tubig, tapos kung ano lang ipalibot niya, yun lang mababasa. Tama nga, hindi dadamuhin. Kaya lang, kuminsan, parang ang kalamansi po niya is tayo mapapasmas siya. Dahil yung palibot niya napakalamig. Siyempre, sisingo po yung init niyan. Doon para mabibilad po yung kalamansi ninyo. Kung yaan naman po ay basa, makakaramdam ng lamig ng kalamansi. Di baling ganito lang siya yung pinakakuha niya. Yung daanan ng tubig. Dire-diretso yung pagos. Ay, makakaramdam ng ginhawa yan. Kasi tignan niyo yung slope niya. Kaya kung yung unahin natin dun yung tubig. Tama po kasi nandun po yung mataas eh. Para nun, pababa dito. Maginhawang tubig yan ito. Pag nakagawa kayo rito ng napalahan nyo na lang, o kaya napaguhita lang po ng araro yan eh. Dire-diretso tubig. So, paano gagawin? Yung pauumbukin dito para dito dumaan yung kan? Pakukuha lang po natin. Paguguhita lang natin ng araro na gilid. Kaya din natin paumbukin na yan. Kumbaga siya, pag naguhita ng araro, yun naman po ngayon ang papalahin. O kaya asarulin para yung lupa dito tumaklob. Apo dito. Ito, hindi na ito mapapasok ng tubig. Puro sa kalamansi na lahat ng daanan ng tubig yan. So for the meantime, yung mga grass na yan, kahit hindi patanggalin? Kahit hindi na po tanggalin yan. Apo. Para hindi na kayo masyadong makuha na dyan dahil hindi naman natin tataniman. Pinapaligiran namin ng nyug yan. Hanggang doon. Hanggang dun sa palibot na yan, puno ng nyog, kaya lang napabayaan natin. Namatay yung iba. Namatay yung iba. Alam niyo ba kung bakit namatay po yung nyog nyo? Siguro sa kulang sa tubig. Hindi po. Ano? Nakukuberan po yung kalamansi ninyo ng nyog. Kung ako sa inyo, mas maganda, wala po kayong nyog na dyan. Yung ibang nyog nyo, doon nyo na po ilagay siya, hindi po tataliman. Ililipat? Opo. Kung buhay siya, pero sa tagulan nyo na po ilipat. Mabubuhay pa yan eh. Mabubuhay pa yan. Opo. Dahil malilit pa naman ang ugat niyan eh. Kasi yung nyog hanggang dyan eh, sa harap. Sa harap. So hindi rin pwede dyan? Opo. Kasi ang lilim po ng nyog, isa po isa kumakaya rin po ng sustansya ng kalamansi natin. Pasinin ninyo, di ba napunta po kayo doon sa amin? Yung gilid po noong ating nyugan, mahina yung puno eh. Kasi nalililiman siya. Mas gusto ng kalamansi yung bilad. Kaya kalimbawa, doon sa pangaparte po na yun, kung saan yung pabakod ninyo, talaga naman na magiging bakod naman ninyo rito, kalamansi na eh. Pwede siya. Kasi kung titignan nyo, ito, kung magiging successful lang sana itong kwan na ito, kalamansi, kaya pwede naman po lahat ng kalamansi. Opo, pwede po ito. Importante na muna natin ngayon, tubig. Tignan nyo yung lupa dito. Napakatigas. Pero pag natubigan naman, napakalambot. Kuha na po kasi yan. Tignan nyo kung gaano kalambot yung, yung lupa niya. Yung lupa. Yan po yung lupa na mahina po ang sustansya. Mahinang sustansya. Opo, kaya yun naman po ang ating kuha, yung organic fertilizer ni Sir Martin. Yan ang dapat gamitin. Oo. Yan, babalik ulit po lakas niyan. Siyempre, dahil kung kasi ito ay konsya, parang nasa style bulubunduke. Kasi nung umalis kami dito, lahat ng punong yan, puro namumulaklak yan. Kaso, tingnan nyo yung mga party na nasa maganda lupa. Yun lang ang maganda-ganda itsura. Yun ang maganda. Ayun, napabayaan po ng tagapag-alaga ninyo. Talagang napabayaan. Apo. Ayun, gaya nung ibang mga puno natin na dumilaw eh.
Hindi naman dapat didilo yan eh. Dapat maging ganito itsura niyan. Dapat ganyan sa. Oo. Bagamat mabagal na 'yung na to, kung makikita niyo, maganda eh, 'yung kanya. Ito siguro 'yung madalas nababasa. 'Yun, 'yun ang. Oo. Dahil binubuksan nila isa-isa nga 'yung drip irrigation na 'yan. Naalis ito. Naalis 'yan. Totoo, yan naalis niya. Yan po 'yung kalamandar niya. Tsaka ito. Yan, mahaba tinik 'yan, no. Yan 'yung dugtong. Ah, yung original. Ah, pagka ganyan, pwede naman natin siklat yan. Para hindi na siya tumubo. May mga ganyan. Opo. Kung nakikita ko dun sa vlog nyo. Opo, inaalis po natin yan. Yun ang una-una po natin tinitingnan dyan. Yung ilalim po ng dugtonga. Kasi hindi na siya kawan, hindi na siya kalamansi. Kalamandarin na po yan. So, lahat ng nasa ilalim ng dugtongan. Ah, oh, ito oh. Hindi na nararapat 'yun. Ayun, ayan oh. Marami pa lahat ng kanyo. Kaago pa na sustansya 'yan. Okay. Ayan, isa rin yata. Oh, ito rin. Sanay na sanay. Mhm. Iyan po ang kuwan sa kalamansi natin. Diyan na po tayo. Lumaki. Nagka-asawa. Sa kalamansi, lalo si tatay yun. Ayan, okay. Very interesting kausap si tatay. Ayaw po. Diretso, kung kasi rin yun eh talaga. Ito, pag nalagyan dito ng kawa. Hindi pa nyo ito na-applyan ng organic natin sa. Hindi pa. Wala pa. Oh yan, sige. Tanggalin po niya. Sige, yan. Ganun lang. Pero pagka matanda na po yan, hindi na natin makakayang siklatin yan. Okay pa yung kalamansi pa siya. Ayan. Kaya ang kalamansi natin hindi masyado makalaki. Tubig ang kailangan. Pero magkaganon man itong lupang to, walang problema pag nakuhanan natin siguro ng organic. Ano? Ayaw po. Babalik ulit sa lakas yan. Kasi mga minerals po yung mga sangkap po no, tsaka meron pa tayong microorganism. Na yun ngayon ang bubuhay sa lupa na magtatrabaho para doon sa kalamansi. Opo, pag-asa po yan. Ang importante lang natin dyan, makasumpong tayo ng magandang tubig. Pati ito, babawi yan. Hahabol siya. Kung maaari, dito na natin ilagay sa gitna. Yung deep well. O, pwede. Para noon. Kung makakahanap tayo ng oho, dito, okay siya para noon. Dito, madadami na natin dito. Tama lang. Ito, para itong bakante na ito, pwede pa natin ito. O kaya dahil pababa naman yung kwan, kahit doon sa unahan natin ilagay. Pwede rin. Tatanungin natin sila kung saan nila yung prospect nila na pa pwede makakuha ng tubig. Para mas madali. Ganda naman ang sasakyan nyo. Galay pa po sa kwan dyan eh. Loo sa tawag nito, sa pila po ng mga jeep. Pampasada. Ay, buti available. Ay, pinarkilala lang namin ng 2 days. Kasi ito, kahalos kalahating araw, biyahe nila eh. Kaya nainilaan na nila hanggang bukas. Yung kanilang pagbabaon. Pero naka, ilang tubo po yung tubig nyo na yan? 4. Ah, 4. So, gusto ko rin itanong kung may pag-asa pa yan. Kasi, sino ba yung pwedeng... Ah, ito yung ko natin, yung manager natin saan? Ayun po. Si Kuya Dagul. Pwede natin tignan doon sa... Tayo, puntahan nyo raw yun. Ako nyo po yung din eh. Kung paano pa mapapalakas yun. Ang submersible po ang kuha niyan eh ano? Submersible. Submersible. Yung naka Po yung naka lorok. May sapit na bayan tubo diyan. May apat po. Apat na debente. Yun hindi ko alam kung ano ang size niya. For the meantime, yun yung kanilang ginagamit na tubing ngayon. Wala kanilang ginagamit. Hindi dos. Ito yung for the meantime na ginagamit nilang patubig yung submersible. Ayan.
Di dos po yung nakasawsaw. Welcome to Bulino. Ay, welcome po, ma'am. Oh, yeah. Ito yung kwan. Unang pinagawa namin. Sabi ng plumber sa amin, dapat kami bumili ng 2,000 liters na tanke. Tapos dito nga sila nagbutas. Dito, naglagay kami ng outlet dito. Para just in case na may problema raw, magkukuan nila yung tubo. Kaya lang, nung hindi ko makuha-kuha yung presyo na dapat, tumawag uli ako ng another plumber. Na ang ginawa niya, naglagay siya ng pressure tank. Kaya baliwala yun nasa taas. Baliwalaan na yung nasa taas. Oo. At tinan mo nga. At sayang lang din yun. Yung nasa taas, doon ko na patatakbuhin sa kabila. Sa kabila. Pero dual yan, pwede sa pressure tank, pwede rin sa usapin. Kaya pinagastos na lang kayo, no? Tanong ko, may remedyo ba rito na palakasin yung pressure tank? Nasama yung nag-automatic. Kasi ito kasi, itong pan na to, 1 horsepower ito. Ang yung gauge. Nag-automatic ba yan? Hindi. Nag-automatic. Pag napuno. Kasi nakabukas kasi yung atwan. Yan walang pressure niyan. Wala talaga. Dito sa sarado. Para malaman kung gano'ng pressure niya. Yan. Doon magigage niya, ano? Makukunong mo rin yung tanke niyan. Ito na natin kung hanggang saan siya papalo. Ang ano po sa gitna eh? 40. Yung 40, yung pinaka-pull niya. 40 talagang... Kung hindi nila binago ito. Kasi ito yung pressure switch eh. Dito yung automatic eh. Pag umabot dito yan, mamatay na. Mamatay na. Pag umabot yan. Kaya lang, habang nakabukas, hindi ka mamamatay. Eh, mahina yung balong. Hindi kayang suplayan. Tubig. So, ang problema, yung balong. Yung pundo sa ilalim. Kung hindi yung, hindi ito ang problema. Hindi yung motor. Hindi dahil sa motor yan, sa tubig. Mahina rin yung motor. Yung motor niya. Motor, mahina yung balon. So, kung malakas yung balon, kaya naman yan. Kaya na yung 1 horsepower. Mas lalakas pa sana buga niya, ano? E paano kung, halimbawa, lagyan natin ng 2 horsepower yan? Pag may magiging pagbabago ba? Pero yung may meron. Ano? Pero yung main yan, ano? Pwede yung... Kumbaga, ito yung pinaka-tubig. Yung kung saan mayroong balong. Oo, okay. Yun. O, poste lang yan. Hindi ko. O, baka nandito yung pinaka-balong niya. Ay, ito mismo. Dito yung tardito ng patruto. Dito yun. Tapos may screw pa yan. Meron. Sa loob na ganitong kalaki. Kaya bumubo. May injector sa ilalim eh. Injector. Sa patilya. Injector yun. Hindi kayang i-recta yan. Yung water level niyan malayo. Kaya ganyan. Hindi natapat sa kuwan niya, ano? Malalim sa taas. Tayo talaga malalim ang galong dito. Gaya nung gagawin natin, hindi rin tayo sigurado kung tutulo dyan sa mga makina yan. Kasi tuktok tayo ng bundo. Pag-iari nila eh. Dahil malalim yung water level. May pinagkuhanan. Mga 1 kilometer from here. May ipinakon dyan na isang tubo lang. Pero ang ganda ng... Labas ng tubig. Dose baba. Dyan lang. Bandang dyan lang. So pwede tayo itong yun ang tapatan. Kung sakali, ano? Pwede tayong bumba kasi ito sa dulo. Kasi kung ang importante sa atin, malakas na tubig. Kasi kung yung ipoktok na yan... Mataas na kasi siya. Kaya namang
may host na nadadala sa atin, yung PBC. Pwede nga katin yan. So halimbawa ito, anong limit yun ito? Magpapalit ng motor? Pwede. Pwede magpalit ng malaking motor. Ngayon, kasi mas magaling na ilalagay dyan, submersible pump. Hindi yung injector pump nila yun. Ah, submersible. Sabihin nito, injector pump ang nilagay nila. Injector pump ito. Dapat. Submersible pump. Yung makinaan doon sa tubigan. Yun ang mag-aahon doon. Yun ang, alang nak na sa ibabaw. Yun ang 2 horsepower. Pagkatapos, anong tawag? Submersible pump? Submersible pump. Submersible. Yun ang mga ginagamit ng mga water district. Mga nawasa. Nawasa. Puro ganun ang ginagamit. Kasi yung gumawa nito, pinipilit niya na palitan ng 2 horsepower para iyak-iyak. Sabi ko, paano usapan natin just in case na magpalit ako ng motor? Paano kung hindi mag-work? Dahil sinatanong ko siya kung ano ang possibility. Sabi niya, 90% ibig sabihin hindi kasigurado. Mayroon pang sablay pag gano'n. Hindi, tsaka hindi. Kung halimbawa, kaya sabi ko, willing ako magpalit kung sigurado ka. Kaso kung nakikipaglaban tayo sa wala, yun nga, gagastos lang kayo. Gagastos ka nang ito, walang kapararakan. Injection pump lang ginawa, ano? Injector pump yan. Injector kasi pala. Kasi hindi mahihigit yan kung walang ganun. Halimbawa, ang injector, hindi kaya ito. Hindi kaya hindi ito ng rektahan dyan. Kaya ang ganyan ito, sistema nito, malayo yung water level. Paano kung magdagdag tayo ng tubo? Pwede rin yun. Same pa rin ako niya. Ganun pa rin siya. Sir, dami ko nang nakausap na plumber. Iba-iba yung opinion. Kaya pagdag naman dagdagan yan, yung water level hindi makikilos. Ang dindin. Kasi yung balong kasi ang kinukuha nila dyan. Wala ka nyo, mga tumbalong. Pagka mga tumbalong, lalakas ang tubo eh. Malakas yung lidit ito. Kaya kami sana aagad. Pagdating nga sa dolo ram, di na umaabot eh. Kaya pang didilig mo dyan, talagang dulo-dulo ka ang dito. Para mas lalakas sa kuryente. Yan, may pressure yun. So, ganun lang ang nangyayari. Ito yung mga kasi taas. Pag pinunod nyo, pag-aubos na yun. Hanggat hindi puno yun, hindi puno na ito na mag-andar lang andar. Hindi, pero dapat yun yung ginawa. Dahil ito, sinapag-alitan ito. Sinapag-alitan ito. Hindi mababago yung andar. Yung tubo niya pataas, sinasarhan namin pag pinapandar yung pressure tank. Para mapuno. Para mapuno. Dahil sabi nung gumawa, pag di natin isinara yan, may possibility na makikinig yung makilang. Dahil mag-iinit. Kaya hindi nung gaya, ganun lang. Kasi pagka wala nang nahihigot yan, hindi pa lang susunod. Pero hanggat may nahihigot yan, hindi mo susunod. Ano nga? Ito to po yun, kasi mag-iinit kasi makina nun dahil wala na itong tubig na may mahigog. Mag-iinit niya yun. Mag-iinit ito. Ito yung pump. Pag mag-iinit yan, kasi mag-overheat. Ito kasi yung diffuser yung dito sa loob, plastic lang. At saka mga 2 months ago siguro, nawala ng tubig ko eh. Yun ang masusunod. Kasi pag nawala ng higot ito, mag-iinit na mag-iinit ito. Puputok yung kapasit ko. Nakita naman nila na hindi umano, kaya dapat doon sa nilipat nila. Ano? Ang sabi nung nakausap kong plumber, patubigan nyo, sabi niya, kaya pinatubigan nila. Loob. Sa loob. Umandar. Nagkaroon uli ng tubig. Kumbaga, nagtuloy-tuloy yung walita. Parang yung pag-subgrade ko, pag di pa, pag inuunan natin, walang lumalabas, lalagyan ng tubig. Para mabuhay yung puso. Para mabuhay. Ngayon, hanggang noon, tuloy-tuloy na rin yung tubig mo. Eh, ito naman, dito ko tubigan mo. Oh, yan. Bumuksan ito. Yan yun.
Hanggang sa mapuno. Parang pinakakaligay niya. Direct. Nakahulog sa loob yung galit. Yung kapatila na yun, yung depor na yun, ang purpose nyo, yung pagkabubukas niya, nakadikdik dito yun. Kaya yung tubig na nilagay dito, aabot dyan. At alam na, kumapit ang dumanin yung kapatila. Kaya sabi nila, katubigan, dahil nawalan ang laman niya, wala yung... Yung sipsipan. Kasi may dalawa yung butok dito eh. Isang ligo, at saka isang bureta. Dito. Dalawa yung butas niya na eh. Dito yung higop niya, baka ito, tapos may returns siya. Papunta rito sa gilid nito. Sa loob nito, doon sa kuwan. Sa gilid na gano'n. Tapos dito yung injector niya. Tapos may nakausap din akong plumber ulit. Nung sinasabi nga nung isang plumber, magpalitan ng 2 horsepower. Sabi naman nung isang plumber, walang kwenta yun. Dahil ang kuwan lang, purpose lang naman nung machine, kinakargahan yung tangke. Once na nakargahan niya yun, wala nang problema. Tutulak na yun. Kaya tinatanong ko sa inyo kung hindi, may personal malaki yan. Lumalakas. Yung maganda sa huli. Dahil yan, 1 horsepower lang yan. Dahil yung unang gumawa, ito. Sabi niya, hindi mo kailangan ito. 1 horsepower lang yung ilagay mo dyan. Kaya nilagyan ko ng 1 horsepower. Yung pala yun. Tapos nung makita niyang mahina, dapat 2 horsepower pala. Ay, dapat siya dapat bumili nun eh. Kahit yung makina. Tapos lumalaki, mainam. Wala nga. Basta't malakas ang tubig. Sabi naman nung isang plumber, hindi raw kailangan yung malakas na makina. Na makina. Baka maubos yung tubig. Kaya nga ibay-ibay. Kukorni nga sa balo. Depende sa balo. Malaki nga yung makina mo, baka maagad naman yung balo. Yun niya, yung balo. Kahihina. Yun ako yung report yung pa naman yun niya. Sa sabi na assessment niya. Kasi kung makikita nyo, doon sa side na yun, malalim yun. Diyan sa banda niya ba? Kaya ewan ko po. Para sa inyo, saan ba yun? Lumababa ko kasi. Bababa level ang... Kasi lumalaki pa sa balong. Okay. Kung doon ang posibilidad, yun mas maiging doon. Doon na, oo. Kasi kung nakakita ng malakas doon, alam problema sa diesel yan. Aakyatin niyang gusto niyo. Oo. Apo, doon na po tayo magkawa. Aakyatin niyang pantok niyo. Uko, kain muna tayo. Kain muna kayo. Ah, sige. Kain muna kayo. Alam niyo sila eh. Ayaw. Sige. Tawagin niyo po na. Ayan po, kinonsulta na po doon sa nagtutubig po yung kanyang unang gumawa nito nung kanyang tangke para matubigan po yung kalamansi. Kaya lang, problema pala doon eh, hindi naman pala kailangan yung karga na yun. Doon din pala sa injector nangyayari yung kanya, yung pagpapatubig. Kaya useless lang din po yung kanyang nando sa taas. Kinuha po natin, sinama po natin po yung talagang nagbabaon ng poso tsaka ng ganito ng deep well. Siya mismo po yung nagsabi kung ano ba yung dahilan bakit gano'n may mahina. Kailangan ng 1 horsepower, kailangan ng 2 horsepower. Mientras lumalaki po yung makina, mas bumibilis po yung higop ng tubig. Depende pa rin din sa balong ng tubig. Pag mahina ang tubig, hindi rin po pwede po yung malaking makina dahil maagad naman niya. Kaya okay lang sana yung 1 horsepower. Kaya yun po yung pag-aaral ng ina. Tanungin niyo. Sige po, ito po yung ating subscriber. Napunta rin po natin po yung parang po ni Kuya. Saka si Madam. Shoutout natin si Madam. Ayan, sana makakuha po ng tubig. Harinawa para magtuloy-tuloy po yung kanilang farm po doon ang buhay. Sige po. Sige po. Padala ko sa terim. Padala ko na lang sa terim. Ay, parela. Kain ko. Ayan.
tayo pa magko-commute, masaya po sa sakyan. Sa Bulinaw. Kasi na 5 star. Yeah, sa pagpulong ating camera. Pass out.